paborito ko talagang pasyalan dito sa Tagaytay dahil iba ang simoy ng hangin. At sa sobrang saya ko, parang gusto kong mag-sing la hoop. Singing while doing the hula hoop. Handa na ba kayo? 5, 6, 7, 8. Nandito na si Gladys, pati na rin ang moments. Amari sa Tagaytay, dito magahayahay! Nandito na si Neri! Si Neri Miranda, ang misis ni Chito Miranda. And welcome po sa aming resto! Ah! Hello, Neri! Alam mo, natulala ako doon sa pagkanta mo. Kaya hindi ako... Ang pangit! Hindi, nakatingin lang ako sa'yo, di ba? Iba talaga ang impluensya ni Chito. Pero nakakatuwa naman, tama po ano mga ka-moments ang sinabi niya. Excited na kami makasama ngayon, syempre, ang wise na Mrs. Mami Neri Naig Miranda dito sa Amare La Cucina, Tagaytay! Yay! At syempre, naku, marami kami pag-uusapan, di ba? Ito po ang kanilang resto. Pero syempre, mamaya, marami talaga at sasabihin niya sa atin paano ba siya nagsimula magnegosyo. Maraming matututunan ng ating mga manonood. Kaya kapit lang po, kapit lang kayo, ano? Matututunan niyo ang mga diskarte sa buhay sa pagbabalik po yan ng special episode po ng Moments Making Life Extra Special. Susunod sa Moments. Nagsimula siya sa gourmet tuyo. So, nag-research. Online-online lang, research. So, ginawa ko. Ang sakit. Maghihimay ka eh. Parang gagawin ko lang yun para bibigay ko sa brother-in-law ko, ganyan. Ang tuyo na manong-manong binalatan ni Neri, di ba, para maging gourmet tuyo, ngayon umabot na hanggang sa ibang bansa. Yes. May distributors na resellers. Alaman naming wala na sa peligro ang mga bata ngayon, maliban sa babaeng 7 anyos. Esperanza! Sunod-sunod ang pagdurusa. At ang mga naghahanap ng hustisya. Bakit nandito siya? Nagbabalik ang Moments! Alam mo, ibang-iba talagang simoy ng hangin dito sa Tagaytay. Talagang fresh na fresh, kasing fresh ng ating guest. Diba si Mami Neri? Talaga namang, alam niyo po, dahil sa kanyang pagiging wise, ano, at madiskarte ni Mami, malalarawan din nating breath of fresh air. Wow! Wow, diba? May libre kang ano dyan, pizza atin. Ay, naku! Umuwi ka ng pizza para sa mga kids. Diba? Bakit naman hindi? Pero please welcome on Moments, Mami or Miss Neri Naig Miranda! Yay! Finally, ate! Finally, no? Patupad din, oo. Pero what made you decide, Neri, na pumasok kayong mag-asawa into a resto business? Unang-unang mahilig kami kumain. Oo naman. Diba, saka necessity, ate, di ba, ang pagkain. And yung nakilala namin si Ed, yung may-ari talaga ng Amare. Tiga Baguio din. Yung inyong business partner. Oo, yes. Business partner. So, nag-meet kami sa isang dinner, and then, yun, parang... Parang sinabi niya ba, gusto niyo mag-digo, gano'n? Hindi, ang kapal lang ng mukha ko. Sabi ko, sali ako, mag-amari ka dito, sali ako, parang ganyan. Tapos akala ko, hindi naman nilang sineryoso. And then, may meeting na kami, kasali na ako. Yun, after... few months, meron na kami. Wow, ganun. Months lang? After months few lang months? Kasi parang pare-pareho kaming mga ano aggressive. Paano eh. Paano kinonstruct na agad? Ganun. Hindi, ito, house na siya, old house okay, na siya. So nakita na isang partner namin. And then, yan, construction na agad. Renovate. Oo, saan lapit na ng bahay namin, di ba? Ah, parang isang tablingan lang kaya din. Kaya talagang ganun din kalakas yung loob na sali ako. Ganun. Sali ako. Kasi una sa lahat, mahilig ako sa pizza. At ang sarap din talaga ng Amare. So talaga kung naniniwala ka sa produkto, di go, ganun. At saka naniniwala din ako na kapag magdenegosyo ka, importanteng malakas ang loob mo. Katulad ni Neri na sinasabi ngang wise at madiskarteng misis. Ano? Pero saan mo nga ba hinuhugot yun? From the start ba? O kahit nung bata ka pa, ganun nakatapos? Pang ganun ka nakalakas sa loob pagdating sa pagnenegosyo? Opo din. Pero nung akala kasi ng iba, lahat ng hinahawakan ko or lahat ng tinry kong negosyo, nag-boom. Hindi. Meron kami, nagkaroon pa kami ng pharmacy ni Chito. Lugi. Lugi. Tapos meron pa ako, nag-franchise pa ako ng iba. Lugi din. Ang laki pa ng mga sabi, pag-franchise ate, di ba, mas malaki yung nilalabas. So, lugi. Boyfriend, girlfriend pa lang kami ni Chito noon. Tapos sabi niya sa akin ni Chito, alam mo,
sa tingin ko yung pagnenegosyo hindi para sa iyo. Sabi sa akin niya talaga. Oo. So parang sayag yung ano, ang pera mo. At sinasali mo pa ako. So na parang sabi ko ay oo nga no, ganyan. So kasi ako parang pasok lang ako ng pasok, gusto ko nito. Parang kung kaya nung kakilala ko, kaya ko rin yan. Parang ganoon. So hindi ko iniisip kung ano bang dapat gawin sa negosyo. Parang may ano lang ako, feeling na kaya ko, ganun lang, hanggang doon lang yung ano. Tapos pag-aaralan ko, parang ganun. So, lugi-lugi. And then eventually, doon nga. Nagsimula siya sa Gourmet Tuyo. Now, which is, aksidente lang talaga nangyari. Yun nga, di ba, na-discourage na rin ako. Not naman di-discourage ako ni Chito, pero para niniwala din ako na hindi nga talaga para sa akin. Kasi ang laki ng nalugi ko. Kumbaga, kung ano yung savings ko nung nag-artista ako, na kukunti lang talaga. Doon ko pa binuhos. At yun din yung isang tip dapat na hindi nyo dapat ibubuhos lahat ng pera nyo sa isang negosyo. Kasi kung, di ba, pag nagnegosyo ka ate, ano yan, di ba? Alam naman natin na para yung nagsugal, di ba? Huwag mo iisipin na, syempre gusto mo may bumalik. Pag bumalik siya, okay. Pag kumita, very good, yes. Di ba? Pero kapag inilabas mo yan, automatic na parang pinakawalan mo na. Oo, pinakawalan mo na yan. Diba? Oo. Pero yung Gourmet Tuyo, ito yung mga nakabote, ano? Oh. Tapos, ano ba yun? May pwesto? As in, sa bahay ka lang nagtitinda? Sa bahay? Ano, luto-luto lang ako noon. Tapos, biglang... Ay, ikaw talaga? Oh, wala ka supplier? Ikaw yung wala ako talaga ako. Ang hirap na. Tapos, ihima yun talaga yung... Masakit yung una, Alec. Grabe. Kasi, ang dami kasing Gourmet Tuyo sa bahay nila Chito sa in-laws. Parang ganyan. Sabi ko, patang dami naman. Iba-iba klaseng Gourmet Tuyo. Uh-oh. Tapos sabi ko, ako mahilig ako sa tuyo. Yung tuyo talagang napiniprito. Yes, oo. Di ba? Yung... Sa umaga. Oo, kahit ate, hindi umaga, kahit gabi, kahit merienda. Oo, pareho tayo. Tapos di kamay, di ba yun? So talaga umu-order ako. Comfort food mo yan. Oo, tatlong kilong ano talaga. Talaga? May kinukuhanan talaga ako na... tuyo sa Bataan, masarap ang tuyo sa Bataan, tama lang yung ano alat. Oo. Tapos dami namang ano dito, ano yung binibili nila? Oo, nung brother-in-law ko, nag-grocery lang sila, dami niyang ganun. Sabi ng mom-in-law ko, ay mahilig kasi si kuya mo sa Gourmet Tuyo. Sabi ko, ay talaga, sige, try ko nga din sa bahay. Di pag uwi ko dito sa Alfonso, nag-research ako, ano, paano ba gumawa? Di ba nakakain ng Gourmet Tuyo eh? Oo. So nag-research online-online lang, research. Parang pare-pareho lang naman din sila. So, ginawa ko. Tapos, isang kilo yung... Nagsisi ako, isang kilo yung niluto ko kasi ang sakit. Maghihimay ka eh, di ba? Talaga? Sakit. Parang gagawin ko lang yun para bibigay ko lang sa brother-in-law ko, ganyan. Tapos, gusto mo lang gumawa para lang muna sa kanya. Hindi ko pa iniisip na mag-negosyo. Wala. Kasi nagay ko siya sa garapon. Siyempre, unang ano mo, hindi maganda yung pagkakaayos mo niya. Kung ganyan. Tapos sabi ko sa asawa ko, Dad, kainin mo to. Sabi ko, ngayon ko nga. Sabi ko, kasi bakit ang itsura? Hindi ba appetizing itsura? Sabi ko, sakit-sakit ang kamay ko kasi gabing-gabi ko ginawa yun. Talaga sugat-sugat siya. Dahil talaga himay-himay. Tapos, dinagay ko na lang siya sa ref. So siguro mga a week or two yata, nandun siya sa ref. Umakyat yung mga kaibigan namin. Actually, pagkain ko tumasin ng mga alas 12 daw. So, naghanap sila sa ref namin. Yun ang hanap nila, yung Gourmet Tuyo. And then, yun nga, kinabukasan, Neri, gusto ko yung ganyan, yung tuyo. Sabi ko, ano tuyo? Sabi ko, may tuyo pa ba? Kala ko nagluto sila ng tuyo. Hindi yun sa garapon daw. So, pinakita sa aking garapon, ay, yung gourmet. Doon sila nag-order, sabi ko, hala patay, hindi ko naisulat yung recipe. Malay ko bang magustuhan nila? Kasi hindi ko rin naman tinikman nung niluto ko eh. Pasaluto lang ako naluto. And then, doon nag-start yun. Tapos, syempre, mahilig akong nagpo-post, di ba, ng mga recipe ko, nagkito. Tapos, doon ako nag-gain ng followers ate na doon siya naging yung sawais na misis na ano, nag-o-order sila. And then, napasama na ako sa mga bazaars, ganyan. Meron na rin sa ibang bansa ngayon, mga gano'n. Wow, yeah. Di ba? Ang tuyo na manong-manong binalatan ni Neri, di ba, para maging gourmet tuyo, ngayon umabot na hanggang sa ibang bansa. Yes, may distributors resellers. Wow, di ba? So, hindi mo in-expect yun? Hindi talaga. Nagulat ako ate na parang, una, kasi parang ilan lang yung followers ko nun, I think parang mga nasa less than 20,000 lang. So, parang feeling ko yung mga napafollow sa akin, naka-curious lang kung sino yung girlfriend Chito or yung asawa. Di ba? Ano yung mga ganun? Stock ka lang. Stock ka. Parang yun natin, sin ba ito? Mga ganun. Parang ganun naman. Tapos eventually, nagkaroon ako talaga na parang sabi ko, baka siguro dahil, iniisip ko dahil asawa ko ni Chito, naaawa sa akin, something like that. Yung parang sige, support kay Chito. Sabi ni Chito, hindi eh.
Kasi talaga, alam mo ate, nung first bazaar ko, nakipwesto lang ako sa parokya. Oo. Kasi meron sila, sariling booth. Ang laki. Tapos ako, nagdadala lang ako ng ganyang mesa. Tapos tatlong boxes lang yan. Pero yung mga ate, may mga lumilipad na tiga Cebu. Eh, sa Quezon City yun ha. Sabi niya, galing akong Cebu. Sabi ko, ay, thank you po, ganyan. Nung hindi, galing talaga, lumipad kami. Mga ganun, sabi ko, talaga? Bakit po? Gusto kong matikman to. Tapos sinusubaybayan kita, ganyan. Oh, wow. So, nag-enjoy sila sa mga kwento ko. Oh, parang ganun. So, dun siya nag-start. And then parang, ay, okay. Meron na palang mga followers. And then, sabi nga ni Chito, sige, yung iba, curious yan sa lasa. Pero hindi aabot ng ilang years kung hindi sila sasarapan. Oo, diba? So, bumabalik at bumabalik sila. Ang ganda nung sinabi mo na, hindi ka agad naging successful, di ba? Para din for the sake of those na mga gustong magnegosyo at nakakaranas nung syempre nalulugi, hindi ka agad kumikita. Huwag tayong mawala ng pag-asa, yeah. Syempre. Kasi kita nyo nga, muntik pa siyang i-discourage din, Chito. Pero buti na lang, di ba? Unstoppable talaga si Neri. At from gourmet to you, eto na nga, biglang nagkatuloy-tuloy na at nagdire-diretso yung success mo sa negosyo. Pero balita ko, meron ka raw mood. Board. Ano nga ba yung kwento mo nga sa amin? Meron daw yung gusto mong ma-achieve, nilalagay mo. Oo. In fairness, natutupad. Ano ate, kasi piniprint ko talaga. Kunwari may gusto akong bilhin or meron akong gustong negosyo. Ipiprint ko talaga siya. Tapos ilalagay ko siya talaga sa wall. Para everyday nakikita ko siya, pas focus ako na ito. Kasi meron ako monthly, meron akong focus na, or may goal ako na kailangan ito ma-achieve ko. May ganun eh. So, para pag, okay na yan, check. Check, ganun ako. So, mas madaling ma-achieve siya kasi mas focus ka. So, like for example, yung recently, gusto ko ka akong bumili ng Baguio House. Pero sabi ni Chito, oh, Baguio, mahal. Kasi di ba ganyan? Ay, kung hindi. Kasi gagawin natin parang Airbnb. Kasi okay, kagaya ng kwento ko nga kanina, di ba? Parang okay ang rentals, okay ang kita doon. Kasi, kung hindi man, kung magsawa ng tao, magrenta ng property mo, at least, pwede mo pa siya ibenta. Yes. Diba? Parang ganun. So, walang talo. Walang talo. Saka, tumataas ang value. Mm. So, yun nga, pinirin ko talaga. Ilagay ko siya lahat ng ano. Sabi ko, eto yun, nagtingin na ako ng lahat ng houses na nakita ko lang sa Facebook. Yun. Talaga, doon ako sa marketplace. Talaga? Promise doon, ang dami kong na... Promise. Oo. Pero never ka parang na-scam doon. Ay, kamuntikan na. Pero talagang pinagpa-pray mo. Pero syempre, kailangan mong ipatingin sa... Nakakaalam. Pinapatingin ko talaga mismo sa, ano tawag nito? Sa mga DNR, yes. Sa ano tawag nito? Pinapacheck mo talaga. Pinapacheck ko talaga. Okay. Meron akong agent na pacheck nga to. Kasi magda-down na ako ate yung isang farm somewhere dito, hindi ko nababanggitin ko saan. Tapos hindi pala totoo. Yung pinakita niya sa amin na hindi, napuntahan na namin. Napuntahan pa, Hindi, may may-ari niya pala. May-ari. Yung pinakita na niya na ito yan kasama, yun pala yung view namin. yung masasabi. Nakakaloka! alam mo yung time na yun ate, talaga magda-down na ako. Nakausap ko na yung may-ari and all. Tapos sabi ko, parang iba, parang gano'n. So, yung time na yun, lindol ng lindol dun sa lugar na yun. Tinanong ko uli, eto ba yung ano? Tapos hindi ko ito, sabi ko, bakit ka? Yun, buti na lang, hindi kami nag-go. And now, okay na, may nabili akong mas ano. Okay. Ang galing, ano, buti kailangan. Na lang, hindi ka na biktima dun, diba? Kamunti ka na, grabe. Ingat din kayo dapat. So, syempre, sinasabi niya na, gusto ko ng Baguio, rest house or house. Na-achieve na rin because of that mood board. Ngayon pinaparenovate na namin kasi sobrang old house siya. And 5 minutes away lang siya ate sa John Hay. So, wow! Sabi, paano ka pa, yung mga taga Baguio kong friends, paano ka pa nakahanap ng ganyan kalaking property na Baguio house talaga? Sabi ko, hindi ano lang talaga, refresh na ako ng refresh. Gano'ng kalaki siya? 622 square meters yung lot. Tapos parang 100 something lang square meters. So may existing house. Ano yun? May house na siya. Pero maganda yung yung foundation niya. Kasi yung super old house na siya. Yung isa yung gumawa daw doon, isa sa mga gumawa sa
Baguio Country Club. So talagang kita mo maganda yung ano. So renovate lang yun. Ngayon nire-renovate na lang. And by next year, bubuksan na namin yung para makabawi-bawi. Wow! Okay. So imagine from a business na restaurant, kayo naman Airbnb, di ba? Doon sa mga talagang tourist spots na masasabi mo na, ako lalo na malapit sa Kachanay. Ako talaga ate, parang sa Tagaytay, tapos Baguio, Cebu. Yun, okay na ako. Inuna mo muna yung mga malalamig na lugar. Pero kasama siyempre sa pagiginig ko siya, yung pagiging wais sa pera, di ba? Mm-hmm. Kaya nga, di ba, wais na misis ka. Paano yung pati ba pagbabudget ng kinikita niyo mag-asawa, ikaw rin yun? Pagbabudget ng kinikita, no, may sarili siyang pera, may sarili akong pera. So, eto naman, depende naman sa inyong mag-asawa. Yes, diba? May yes. iba kasi nakasanayan yung babae lahat, di ba? Yes. Pero kami, since kasi kami ni Chito nagkakilala, magastos ako noon. Si Chito sobrang matipid, sobrang magaling mag handle ng money. So, talagang siya. And yung iba nga na-question pa kami na parang bakit hindi ko yung humahawak ng pera? Ikaw yung wife, ganyan yung bagu-baguhan kami. Eh siya yung magaling maghawak ng pera, eh ako hindi, 'di ba? So, ako parang tinuturuan niya pa lang ako. And then okay kami. Mas magandang wala kang away sa pera, di ba? Yes, yes. So, and then sabi ko, gusto ko may sarili din akong pera. Hindi ako nanghihingi sa kanya na kunwari may bibili na akong... Para... Kunwari kahit sa bahay, kasi i-explain ko pa sa kanya eh. Ganun siya ka-detalyado ate, yung kunwari may gusto akong... Napakasinop nga raw ni Chito sa sobra, pera. Sobra! Yung meron kaming bibili, may gusto akong bilhin na pang ano lang ng dessert. Dessert, talaga ano, dessert? Plate lang, oo. Tapos ang ganda, sales, naka-sales siya. Tapos sabi ko, gusto ko na ito, bilhin natin. Tapos sabi ni Chito, bakit? Para saan? Lahat ang dami, sabi ko. Ay, ito talaga, sabi ko, kailangan may sarili ako para may gustong bilhin. Pero kasi, sabi niya, bibiling ko naman, pero justify lang daw kung para saan. Parang ganun, may mga plates naman tayo doon. Actually, ang dami ko tagang plato. So parang, ang dami mong plato, hindi mo nagagamit. Tapos bibili ka na naman ng oo, parang ganun siya. So hindi siya bibili ng... hindi talaga kailangan. Oo, ganun siya. Sa lalaki, hindi mo mahilig mag-aayos sa kusina. Yun, yes. Diba? Hindi niya nakikita yun eh. Or aesthetic, pag may bisita. Oo, nangyayos ate, pag bigla, may biglang bisita. Sige, bakit? Meron yung biglang, bakit nandiyan siya si Rico Blanco? Bakit nandiyan siya si Rico Blanco? Actually, pababa na ng ano. Sabi ko, bakit tumawag yung ano, papunta daw si Rico Blanco dito? Sabi niya, may pag-uusapan. Siyempre, mga sila. Kasama niya sa band. Wait lang, sabi ko. Siyempre, tignan ko yung bahay. Diba? Bilang, huwag ka na papapunta. Surprise sa'yo? Nasa-surprise ka? Na-stress ako, ate. Ganyan yata ang mga boys, ano? Yung parang sa kanila, okay lang yan. Diba? Oo, kakastress. Ano sabi mo? Magbukas na lang, dilata. Oo, dilata. Hindi pwede. Ang ganda-ganda ng mga presentation natin sa social media, tapos dilata. Oo nga. Hindi na lang isip reflection sa asawa yun. Oo, tapos isipin mo talaga, tingnan mo yung banyo, tingnan mo yung mga aso, di ba? Baka hindi na-refill na ng tissue paper. Saka kung kalalaba lang, nakasampay mo sa gilid. Makikita yung underwear. Baka mamaya dumadaan, gumaganong-ganong pa, hinahawi yung mga sampay. Kakalo. Kasi kung gagawin uli yan, sabi ko, stress level ko iba. Oo, di ba? Pero masasabi mo ba, Neri, na yung wais na misis, yung pagiging wais, mas wais ba ikaw talaga o si Chito? Siya. Bakit? Mas wais siya. Kasi ako, aggressive ako sa pagdenegosyo. Yes. Yan. Sige, nakikita ko lahat. Yung vision talaga, ito, hindi pa nakikita ng iba na maganda ako. Sabi ko, hindi. May ano talaga, potential. Talagang nabibihisa mo na agad. Tapos, si Chito, pag kung nakikita niya na yan, nag-ROI na, kumikita na, bakas naman ako dyan. Ganun siya. Parang, okay lang ba ng ano, ng additional... parang puhunan sa next na ano mo, eh syempre minsan, sige, kailangan ko din ng ano. Para mag-expand yan. Pero sa una, hindi talaga siya kagad magbabakas. Ano pa siya, siya pa yung nagre-reklamo, siya pa yung, kontrabulate nga, parang ano ba yan, paano, sino magre-rant dito, nasa looban, ganyan-ganyan. Tapos paano mo gagawing ano to, mga ganyan siya, which is okay din naman, nagbabalanse. Yes. Kasi yung mga problema na nakikita niya na agad, tapos kapag, kunwari, papunta na, nakikita ko na meron na yung ganong problema na nasabi niya na nung last time, prepared na ako. Yes. No, meron na. So okay ang totoong wais po talaga ay si Chito. Mas wais siya. Oo. Kasi nga, kapag kumikita na, tsaka siya ngayon maglalagay na investment. Saka, yung investment niya, as is, yung kung ano yung labas ko nung una, hindi na yung ano... Hindi, mas malaki pa. Hindi ko na siya pinapatungan na ano, wala. At saka naman, nagpapautang naman siya sa akin ng walang ano, patong. Interest, syempre naman. Wala na, wala. Oo. Alam mo na, sa ibang paraan mo na lang babayaran.
interest noon, di ba? Oo, Len. Di ba? Pero nitong pandemic, syempre, halos lahat naman talaga ng negosyo, ano, eh, naapektuhan itong nagdaang pandemic. Kumusta, ano, yung naging epekto nito sa mga business nyo? Lahat naman, eh, worldwide, di ba? Nagsarado talaga kami. Wala pa naman to nung, ano, ng amare, no? Amare. Pero meron kaming cafe dyan, lahat. Tapos yung tuyuan ko, nagsarado. Buti na lang, meron akong, yung sa may cafe ko dyan, nag-ano siya, may mga pera pa. So, ang ginawa ko talaga, ayoko naman na iwanan yung staff ko, yes, di ba? So, kung ako nga nahihirapan, paano pa kaya sila? So, talagang weekly, meron akong abot sa kanila na allowance. Ano, allowance, saka food, kung ano man, yes, meron. Sabi ko, ito meron dito sa freezer, paghati-hatian nyo na lahat, di ba? Para tulungan tayo. Kasi sila naman yung kasama ko nung unang talaga naghihimay. Yes, yes. So, sabi ko naman sa kanila, tulungan nyo ako, yung pamilya ko, yung negosyo. Tutulungan ko kayo buong pamilya ninyo. So, doon naman, hanggang ngayon magkakasama kami. Oo, marami tayong narinig na ganyan na mas iniisip nila, no? Oo. Yung tauhan nila, yung mga staff nila na, nako, yan, paano na sila? Kung bigla-bigla na lang isasara, paano na yung kikitain nila? Pero nakakatuwa nga marinig na isa yun talaga sa kinonsider mo, no? Noong nangyari yun. Siyempre, obviously... Mga ano yun, ate, mga 2 months yun. Tapos sabi ko, teka, paubos na yung pera. Kasi, ano na, pera ko na talaga yung nilalabas ko. And wala pang mga ano nun. Mga papasok. Oo, wala, hindi pa ganun ka ano yung digital talaga, yes, nun, di ba? So, sabi ko, kailangan na nating ano, buksan uli. And dahan-dahan, dun ate, patok online selling. Ay! So, pumasok ka rin sa online selling. Online selling, live, talagang Facebook, ganyan, oo. Instagram, lahat-lahat talaga. So, makasakit yung ano. So, isa ka sa mga unang nag-live sell. Isa sa mga, oo, talagang inano ko yung tuyo ko. And then, yung mga ibang CEO nakita ko, kinuha nila ako as yung ambassador nila. And then, talagang binibenta ko, ganyan. Para, the more na mabenta, the more na may products kami, marami, kumbaga may trabaho. Yes, diba? May trabaho, yes, yung staff ko. Oh. So, and doon din talagang dumami yung distributors and reselling, yung mga resellers ko. Iba ang mundo ng online. Yes. Talagang iba din yung... Malawak kasi, mas malawak. Oo, talagang yung pasensya mo mas iba. Mm-hmm. Parang ganun. So, doon, pinasok ko kasi para sa amin. Sa amin ang, kumbaga... So, from what time ka naka-live, usually, noon? Kala mo, 1 hour lang, di ba? Pero hindi. Ba? Ano? Sa daldal ko ba naman ito? 1 hour lang. So ano? So mga 3 hours and ano yan. Wow. Depende pa sa ano, talagang dire-diresyo. And doon natuwa sa akin yung mga ano, mga brands. Hanggang ngayon kasama ko sila. Oh wow, oo. Partners mo sila. Oo, ikaw kasama nga. Ko sila. So dahil nga, hindi lang doon nagtatapos ang ambassadors kanila. Kumbaga, tinutulungan mo pa sila sa sales ng mga produkto nila. Tapos, ando doon yung mga distributors din nila. And yung sa akin, natutulungan ko sila. Kasi, ano ko siya, shout out ko sila. Yes. Oh, sa Makati, si ganito, ganyan. Sasabihin ko yung ano nila, ang sakit talaga ng lalamunan mo. Sasabihin mo yung phone number nila. Yes, lahat. Para kung yung mga taga-Makati doon order. Lahat talaga, diba? Yun, ate. Talaga naman, hindi lang wise, kundi talagang totoong madiscarding misis nga, no, si Neri. Meron naman ang tips mo, syempre, dun sa mga aspiring entrepreneurs, o katulad kanina, nabanggit natin, medyo sa ngayon, ay dumarating dun sa mga pagsubok sa pagninegosyo, na di-discourage na ituloy-tuloy yung pagninegosyo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Yung mga sabihin na natin pagkahamali, or yung hindi gumanda, flop ba? Kumbaga ganon, yes, na mga negosyo. Ituring nyo na lang yan na mahal na ano, tuition na fee. Tuition fee, yun ang iniisip ko. Or pag naloko kayo ng ibang tao, mahal na tuition fee. Pero wag yun ang ulitin. Oo. Kasi pag naulit yun na yun, eh, kayo na may problema. Kailangan matuto. Diba? Oo. So, yun na yung iniisip ko. Parang, na. So, ano nga ba ang key sa pag-succeed ng isang negosyo? Lakasan ng loob, ate. Super lakasan ng loob. At yung tiwala sa produkto mo, saka tiwala sa sarili mo. Kahit wala na nagtitiwala sa'yo, dapat ikaw yung number one, cheerer, di ba? Kasi minsan, parang may mga nakikita ko sa mga comments na, ikaw kasi may chito ka yo, na no. Number one supporter mo, ganyan, talagang sobrang, o baka makaproud, di ba, ganyan. Pero, bakit ka pa maghahanap ng isang chito or isang Christopher, di ba? Kung kaya mo namang support tayo yung sarili mo, kung kaya mo namang i-push pa yung sarili mo, di ba? Dapat, ikaw lang sa sarili mo, kaya mo, huwag kang maghanap ng iba. And then, the rest will follow. Diba? Oo, diba? Kung naniniwala ka, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano mo
paano mo masasabi or maano yung ibang tao na bating walaan ka, yes, di ba? Yes. Dapat ikaw una, parang, grabe yung tiwala niya. Tapos, and then, makikita mo naman sa trabaho yan eh, na nagiging, okay, di ba? And yung asawa ko, number one, example, hindi siya naniniwala una kasi di ba, flop nga yung ibang mga businesses ko. And then, pinatunayan ko sa kanya, kaya ko. Yun, di ba? Kailangan talagang, oo. And then, ngayon, sasabihin ko na lang sa kanya, Daddy, gusto ko ng gantong negosyo. Ay, magpapasok ko sa gantong negosyo, gusto mo bang sumama? Tapos, sige. Ano nang reaction niya ngayon? Sige, go. Di ba? Oo, gano'n siya, go. Hindi na mahirap, ano? I-convince. Kasi nga, may napatunayan na, di ba? Nako, Neri, ang dami talaga namin natutunan yan bila sa buhay mo, pagiging negosyante, pagiging wise at madiscarding misis. Kumbaga, ang dami natin na-inspire ng mga mommies, ano? At talagang gano'n, minsan number one basher mo, yung asawa mo. Ganyan din ako minsan sa asawa ko. Pero, yun nga, kaya nga kayo mag-asawa kasi nagiging balance, eh, di ba? Yung pwede nga, doon sa sinasabi mo, nare-realize, oo nga, no, teka, ano bang dapat i-correct dito, di ba? Mm-hmm. Pero eventually, patutunayan mo, di ba? Na kaya mo talaga yan, di ba? I'm sure na inspired niyo kayo maging madiskarte katulad ni Mami Neri, ano, na more to come when Moments returns. Susunod sa Moments, Pogi, Mano. How well do you know Rafi? A lot. What's the name of his first girlfriend? nakalimutan ko na. Oh, nagtatakipan na naman kayo eh. Kasi marami. Marami silang sabay-sabay. Hello, Senator. Who was Erwin's first girlfriend? Sa Palawan, meron yung gitarista sa church. Yun yung first girlfriend niya. Kasi, I have to tell you, ha, Erwin did not rat on me. Well, tinanong mo, I'm just telling the truth. O, di sige, sunod mong tanong kay Erwin, di ko nasagot eh. Yung palang nabalan dito eh. Siya yung king ko sa amin. Isang mga invento-invento na kwento. Oh. Matatawa ka sa kalokohan niya. Magkakabati ba kayo ngayon? Pagka kayo magkakagalit, nalalaman din namin lahat. So, ngayon ba? Nalalaman niyo? Galing niyo pala. Yeah. Marites! Nasaan ka? Marites! Malamig na klima at breathtaking views ng Taal Volcano ang ilan lang sa mga dahilan kung bakit ang Tagaytay tinarayo. At syempre, ang masarap na kapartner ng view na ito, Food Trip. Ito ang bentahe ng Amare La Cucina Tagaytay. Pag may-ari na mag-asawang Chito and Neri Miranda at ng CEO na si Edmark Bustos. Amare La Cucina started in Baguio. So we started, ako at asawa ko, sa Baguio 9 years ago. So nagsimula lang kami sa bahay namin just for my passion of cooking. Talagang hilig lang magluto at hilig mag-host ng mga bisita. So dun ho kami nagsimula. Pinangalanan nila itong Amare for Italian word na to love o be in love with. Pagpasok pa lang sa restaurant, dama mo na ang homey ambiance. Meron itong 3 floors na may mga balkonahe kung saan tanaw ang Bulkang Taal. Present din ang brick oven o pugon kung saan iniluluto on the spot ang kanilang best-selling pizza. Pero hindi lang ang view at pagkain ang perfect partners, ha? Dahil pagdating sa negosyo, panalo rin ang partnership ng mga may-ari. Ang number one na advantage is talagang, syempre hindi ka lang nag-iisa. And then, mas maraming sumusuporta sa'yo. And ang malaking tulong sa akin dito is, hindi naman talaga ako taga-Tagaytay. Ang malaking tulong sa akin was nandiyan si Neri, si Chito, na talagang naggabay sa amin na parang dun sa paano makahanap ng pwesto, paano makakuha ng mga empleyado, kasi tumutulong sila talaga na mag-post, na matulungan kami. And then at the same time, syempre, mas maraming matatawag ng mga customers. And mas
Siyempre, hindi mabigat sa bulsa. May pinuntahan kaming isang gathering ng dinner. Tapos ni-introduce ako kay Chito and Neri. So nabanggit ko sa kanila na, tapos yun, parang interesado din sila pala na to invest. I would say the best. Kasi bukod sa, siyempre, talagang very supportive sila to promote your product. At the same time, ang pinaka nagustuhan ko is in love sila dun sa product. Ayon kay Edmark, kahit na may partners ka sa negosyo, mahalaga pa rin ang pagiging hands-on. Kailangan talaga mahabang pasensya, mahabang oras na pag talagang kailangan malaman mo yung gusto ng customer mo. Nakakausap mo sila, bakit sila nagagalit, ano yung nagugustuhan nila, ano pa yung hinahanap nila. Ang bawat problema, mas napapagaan pag may kasama. At sa negosyo, iba rin ang may kasosyo. Kaya hanapin mo nang yung business kapares dahil baka ito rin ang yung gateway to success. Susunod sa Moments, paano nga ba kayo nagkakilala ni Chito? Twitter. Twitter? Paano? Kasi... kaya magsama-sama sa harap ng telebisyon para manood at magsaya kasama ang buong pamilya. Please let's welcome our Tara Gamers na Street Vendors! Sarap. Gusto mo ba? Gadahit nga ako eh. Mamaya na lang pagkatapos ng game. Akala ko food trip tayo eh. Kayo na may papasa yung tanong na yan. Kaya Ate Ruby. Ate Ruby po, sorry. Ate Ruby ulit. Grabe ka, wala kang awa. And this is Tara Game! Agad, agad! Level up! Welcome back to Tagaytay, SM Moments po, na nandito tayo sa Amare, dito pa rin sa Tagaytay. Kasama pa rin natin ang Why is na Mrs. Talaga yun na talagang title mo, no? Si Mommy Neri na Ig Miranda. Thank you again for hosting us dito sa Amare. Siyempre, mommy ka pa, no? Ng three beautiful children, di ba? Yes. So, what are their names again? Si Ate Pia, Kuya Miggy, and yung bunso namin, so, si Pia, Cassie. So, Pia is 10? Tama, 10. Si Miggy. 5. At 1-year-old. So, 1 lang. Oo, di ba? Pero hindi halata, ha? Wow. Na parang walang naganap, ha? Nung a year ago. Pero naintrigan ako sa pangalan ni Cash. Ito ba yung may kinalaman din sa pagninegosyo ninyo? Kung bakit Cash ang pangalan ng bunso ninyo? Kasi ate, ang pangalan ng si Miggy, Miguel Alfonso. Alfonso kasi si Chito. And yung... Tapos dito pa kami nakatira sa Alfonso, di ba? Saka yung ano niya, tatay niya Alfonso talaga. Oh, so talaga. Sabi ko, gusto ko Alfonso the third sana, ayaw ni Chito. Ayun kasi na. Junior si Chito eh. Ah. So ginawa niyang, nag-isip kami isa si Miguel. Oh. So Miggy. So yung, dahil lalaki na naman yung sumunod, Alfonso uling gusto ko name. Tapos naisip kami ng isa pang M, lalaki. Oh. So nag-isip ako ng gusto pa nga, Manolo sana eh, ganyan. Yes, yes. So sabi niya, hindi, kasi... Para pag sinabi niya, whether ano daw, social yung magsasabi, or alam mo yun, yung ano lang, Miguel, kunwari, hindi pangit, Miguel, Miguel, di ba, parang gano'n, kung depende kung sino magbibigkas. Yes. Ay, Miguel, Manuel yung ano, Manuel, so talagang Pinoy pa rin. So sabi ko, anong nickname, Manny? Ay, ayoko ng Manny, sabi niya gano'n. Cash. Kasi money. Oo nga. Cash. Isang pala yung galing. Okay, tayo nga. Ngayon ko lang nalaman yun. Diba? Yun. For the sake of those na hindi rin nakakaalam, dun pala. So money, cash nga naman sa English. Cash, diba? Oo. Oh, ito, pero nagsimula ka rin. I mean, syempre, umarte ka rin. Diba? Yun nga, nagkasama kayo ni Christopher sa Panday. Yes. At iba't iba pang roles na mga ginampanan mo. Would you say na ang pinaka-challenging sa lahat yung pagiging mommy? Totoo, ate. Lahat naman yata, di ba? Kasi kahit ibigay natin 200% natin sa pagiging nai, parang feeling ko... Kulang pa rin. Kulang, di ba? Minsan may mga moment tayo na, kulang pa ba? Ganyan, di ba? Kasi parang ano eh, ang dami natin ginagawa. Tayo yung punong abala sa bahay. Tapos minsan... Wala lang. Minsan, syempre, babae tayo. May mga mood tayo, di ba? Lalo pagkabuhanan. Parang bakit gano'n? Hindi tayo na-appreciate. Mga ganong feeling lang. Pero syempre, syempre, mga bagets naman yun eh, di ba? Pero ito naman, si Chito naman laging constant na nagre-remind sa akin na
relax ka lang kasi masyado ka manamin ginagawa tapos you're doing great. Yung mga ganyan naman siya. In fairness naman kay Chito, talagang haba ng hair ko sa kanya. Every day hindi naman siya nagka... Ina-assure ka niya lang. Oo. Kaya kunwari pag ano, tatanungin na, nararamdaman ba mahal mo ko? May ganun siyang moment sa akin. Naku, walang question sa akin yan. Ganun talaga. Oo. Kung kunwari nababasa niya sa Instagram kung gano'n siya ka-sweet, iba siya mas lalo sa person. Ay, talaga? Ay, babaeng-babae ka talaga. Ay! Kaya nga eh, di ba kumakanta pa lang, ang dami nang nai-in love iba talaga siya, maalaga siya. Sobrang maalaga, saka ano, sweet siya. Verbal din siya. Oo, grabe. Saka kahit na nagkakaroon kami ng pagkakaunawa, na mostly siya naman may kasalanan. Naku, papayag kaya si Chito. Hindi, totoo. Na, ano naman siya? Aminado siya. Aminado naman siya. Ah, magaling siya mag-sorry. Ah, magaling mang amo. Oo. May pa-love letter yan sa lahat ng wall. Yes, yes. May mapabulaklak yan lahat ng ano. Tapos talagang luluhod. May mga ganun. Oo. Sorry, baby, pero wow, siya. Parang yung kanta niya, uso pa ba? Makata siya talaga. Makata siya. Ay, that's good. Ano. So, talagang ano. Talagang ano, isinasabuhay niya yung iba sa mga awitin niya. Pero ano bang parenting styles ninyo? Kumusta ka as a mommy? Ano yung style mo? Ganun din si Chito as a ako daddy. Yung ano, stricto. Ako yung stricto. Spoiler. Siya, si Chito. Ako yung stricto at spoiler ako. Pero si Chito yung playmate talaga. So, syempre, kahit naman sabihin, yun kayo ba yung parang yung parenting na, ano tawag nito, yung pinakamahirap. Kasi minsan, ako yung ako yung nagdidisiplina. Parang minsan, hindi nila nagigets pa. Diba? Syempre, yes, bata pa naman yung ano. Tapos si Chito, yung bigla lang lalaruin. Hindi pa ako tapos sa speech ko. Lalaruin na lang niya, parang ganon. So, parang anyway, siya yung malaro. Siya yung, syempre, mas ma-appreciate yung bata eh. Lalaruin talaga, playful. Siya yung best friend talaga, in a way. Pero kapag yan, masama pakiramdam, or pag sa school, mommy. Ayan na, mommy. Oo, ako lahat. Parang ano ba yan? Lahat na, lalo na, reviewer. Ako gagawa. Ako mag, ano. Yun naman. So, paano lang sila? Good times. Oo, yun, gano'n. Play time. Yun. Yun ang gumaasahan. Pero pag kunwari, pag minsan sabi ko, baby, ikaw naman. Kunwari, may work ako ate. Tapos, or may school, kasi nasa school pa rin ako ngayon, sasabihin ko sa kanya, baby, pwede ikaw. Ang gagawin naman niya, kukunin talaga yung mga bata, ilalaro niya, pupunta niya sa playground kung saan, basta huwag niyong didisturbuhin si mommy. Or kapag natutulog ako, kasi gustong-gusto niya natutulog ako eh, si Chito, hindi, kasi dami kong ganap, di ba? Hindi pwedeng, ano, distorbuhin. Hanggang magising si mommy, okay lang. Oo, nahahappy siya. Pag nakita niya, ay, salamat, nakapag-relax. Salamat, napahinga. Oo, ganun siya. And ganun naman na din ako sa kanya. Actually, yung mas busy siya sa gig, ako naman, huwag maingay, ganyan naman. Bigayan eh, di ba? So, respetuhan ng oras. Pero saan mo pa kinukuha yung oras mo? Nagninegosyo ka, mami ka, asawa ka. Tapos nabanggit mo, nag-aaral ka rin ulit. Nag-MBA ako ngayon. Yes, oo. Ewan ko. Hindi kasi parang ate... Saan galing yun? What made you decide mag-aaral ako? Pag may gusto akong gawin, tapos tatanungin ko sa sarili ko, kaya ko ba? Tapos, pag na-challenge ako, ginagawa ko. Ganun ako. Kasi lumaki ako sa hirap. And nung time na nag-aaral ako, hindi ako masyadong ano, focus sa school. So parang sabi ko, kung nag-aaral pala ako, ganito dapat. So ngayon, nag-e-enjoy ako sa school. Talaga? Basta pag nag-e-enjoy ako, ginagawa ko. Pero pag ayok, pag hindi, nahahassle ako, tinitigil ko eh. Ano to? Online or face-to-face? Yung masteral ko ngayon online. Kasi sa Baguio eh. Yes. Pero pag umaakit kami, pupunta ako sa school. Pero ano, may ano talaga, may classroom, I mean, nagka-klase kami, nadudoon. So, anong katatapos course? Ko lang, yes, business? Business ad. Ay, talaga naman, sinapuso mo na talaga. Ang pagiging negosyante, nagpapakadalubhasa ka na talaga, di ba? This time, hindi lamang through experience, di ba? Kundi yung mas lalo pa, di ba, na mga kaalaman sa pag-negosyo. Kasi ate, parang, ngayon sa masteral, parang nag-e-enjoy ako kasi, alam mo bakit? Tama yung sagot ko. Kasi parang ano eh. Parang alam mo na. Alam mo na yung experience mga pinagagawa. Kasi may mga classmates akong negosyante din. Yes. May mga doctors, may mga lawyers. Tapos may mga fresh graduate. Ah. Fresh graduate, ang galing nila through books. Alam nila yung mga ano, mga... By the book. Mga terminologies. Alam nila. Pero yung experience, explain nila. Hindi eh. Pero kami, hindi namin alam. Ay, yun pala yung tawag doon. Pero ginagawa na pala namin. May terminology sila. So parang, sabi nga naman, ito, masasuggest ko lang sa mga fresh graduate,
ano muna kayo, trabaho muna kayo. 3 to 5 years ng ano, kung negosyo man o, bago kayo mag-masteral kasi mas madali at mas mag-e-enjoy kayo. Ayun, oo. Kumbaga, hindi mo na kailangan, ikaw hindi mo na kailangan mag-OJT kasi nga, oo. Ikaw na mismo, hands may sarili na akong ano. Yes, oo. Pero alam mo, syempre, hindi naman pwede natin pag-usapan ang tungkol sa inyo ni Chito. Rewind tayo ng konti, ano. Sa mga hindi na nakakalam o baka nakalimutan na nila, paano nga ba kayo nagkakilala ni Chito? Twitter. Hindi, akala ko sa isang gig niya. Hindi ako mahilig ate manood ng ano. Hindi ka pala punta sa mga gano'n, sa mga gig. Nakapanood lang ako sa kanila nung nagde-date na kami. Kayo na, kumbaga. Date pa lang, landian pa lang. Ah, date pa lang, hindi pa man kayo boyfriend-girlfriend. Oh. Sabi ko, ano ba naman to? Kasi ayoko ng sigarilyo. Kasi di ba sa gig, masigarilyo. Yes, so. Maingay, talaga sumasakit ang ulo ko. Wait, natawa ko. Twitter? Paano? Kasi, yung isang kaibigan ko, fina-follow siya. Ako hindi ko fina-follow. Mm. Tapos, eh di ba, makwela nga siya. Yes. So, may pinost siya. I forgot kung ano yung pinost niya. May, tapos, niretweet ng friend ko. Tawang-tawa ko. So, niretweet ko. Minessage ako ng lolo mo. Oh. So, talagang, hindi, for ilang ano, months. Tapos, bilang, hindi, scene lang. Ewan ko kung nakikita ba sa Twitter yung scene, ano. Oo. Tapos, bila siyang, uy, text mo ko. Parang ganun siya, yung casual lang. Nag-message ulit. O, nag-message ulit. Sabi ko, eh, send to many to. Sabi ko, ganun, di ba? Ano mo yun? Saka parang, hello. Send to many. O, ganyan ang, ano ko. Tapos, bilang, after ilang months ulit. O, sige, ano mo na lang ako, add mo na lang sa Facebook. Sabi niya? Oo. Oh, Facebook naman, okay. Saka senyores eh, di ba? O, i-din-add ko naman. Sige po, eto po. Hi po, I'm Mary. Ganyan. Pinapoho mo pa noon? Oo, po, kuya. Kuya. Kuya Chito pa siya noon. Kuya Chito. Doon nagsimula si Kuya Chito. Oo, sa Facebook. Oo, and then, ano? PM-PM na siya noon. Oo, PM-PM. Tapos biglang, nakakatawa talaga siya ate sa person. Ay, sa mga messages niya. Tawa ko ng tao, tapos hinahanap muna. So, binigay ko na yung number ko. Bumigay din. After ilang months naman, pero hindi pa kami nagkikita. So, tawag siya ng tawa, ganyan. Tawa naman ako ng tawa. Nakakatawa talaga siya. So, pero hindi pa siya pumupunta sa bahay. Gusto niya akong puntahan, pero ayoko nga. Ikaw kasi parang, baka pag nakita niya, wow. Bigla makita ko, nandiyan na lang siya, di ba, stalker pala. Ayaw di mo ng surprise. Oh, ayaw ko na sa surprise ako. Tapos, after 1 year, doon kami nag-meet. O, di ba? Ano kami? Ang tagal! Kasi hindi talaga, hindi ko maisip na magde-date kami. Saka ayoko ma-associate with him. Uh-oh. Na parang, isa sa mga girls ni Chito. Yes, yung mga ganyan. Siyempre, banda, di ba? And then, one time, pumunta siya sa condo ko. The next, hindi condo to ang ate ko. Ayoko bang sabihin. Hindi ko sinabi yung ano, kung ano yung number. Nakapagkita ako sa playground. Ay! Sa playground, kasi parati hindi niya alam kung saan building doon. Kasi natatakot nga ako, mamaya mabait lang pala siya sa phone, di ba? Tapos sabi niya, sige kain kami sa, hindi ko nasasabihin kung ano, kung saan, resto. Oo, food chain. Food. Parang, parang magkain lang kami. Pagtingin ko, wow, welcome to Tagaytay! Tapos sa kanto lang dapat namin, sa Pasig pa yun. Pagtingin ko, welcome to Tagaytay. Hala, wala akong pamasahe pabalik. Di ako marunong. Ah, yun pa nasa isip mo. Nagulat ako. Pero ito pa, ate, first time namin nagkita. Pero 1 year na kami hinawakan agad ang kamay ko. Ay! Sa sasakyan! Sa sasakyan? Tapos tawa ko ng tawa. Tapos sabi niya, kapal ang mukha mo, hindi today. Sabi ko, ako ba yung makapal yung mukha? Ganun siya nagsimula. Oo, so talagang inaano niya ako. Talagang, alam mo, daig pa ng komedyante ang gwapo at ano. Promise, grabe, tawa ko ng tawa so, sa talagang, kanya. So talagang, yun ang unang nakapagpa-attract sa'yo, yung sense of humor totoo, niya. Totoo, ate. Pero Neri, meron pang ibang gusto mag-interview sa'yo? O may iba pang gusto magtanong sa'yo? Ano? Ay. Hindi lang ako. Eto, watch this. Hi, Neri. Kamusta? Neri Nahid, how are you? Parang iba tao. May mga tanong lang po ako sa'yo. Una-una, paano mo din describe ganyan. Ang buhay mo with me and the kids. Paano mo madi-describe yung alin? Yung buhay mo daw ngayon with him and the kids. Uy! Di ba? Kailan yan? Surprise question! Secret! Siyempre parang may pa-surprise. Ayaw mo na surprise, di ba? Pero ito, gusto ka surprise ni Chito. Uy, si Chito, may random pala yung magtatanong. Kagabi yan, ano? Sabi niya, hello, Miss Neri na ikaw. Ganyan siya lagi sasabi niya sa akin. Miss Neri, lagi kasi tawag niya sa akin na nagda-date kami. Miss Neri na ig ng 6th place ng SEQ. Ganon talaga siya, nakakainis talaga. Pati yung 6th place? Oo, SEQ lagi niya sinasabi so, ano nga daw, paano mo madidescribe yung iyong buhay ngayon with him and the kids? Home. Ah. Maga. Diba? Naiiyak ako. One word, oo. Home.
Bakit? Para sa iyo. Ba't yun agad ang unang... Ba't mo ako pinapayakan? Ba't yun agad ang unang pumasok sa isip? Kasi ate, ever since bata pa lang ako, pag tinatanong sa akin ng mga kalaro ko, ano daw yung gusto ko maging? Diba, diba, doktor, ganyan. Gusto ko talaga maging mommy. Ayun na lagi ko sinasabi, housewife at mommy. Tapos may bahay kami, tapos may negosyo kami. Ganun lang kasimple. Tapos sa farm, nakatira. Ganun ang naiisip ko ever since. At sa journal ko, nandoon talaga dinodrawing ko yon ever since grade 1. Ganun ang ginagawa ko ano. Tapos ngayon, meron akong family na talagang buo kami, ganyan. So, at may negosyo. Oo, may negosyo. Saka ano, ang saya ng buhay ngayon. Kaya minsan pag tinatanong ko, hindi ka pa babalik sa ano, sa showbiz? Hindi. Okay ako dito kasi masaya ako eh. Masaya talaga ako with Chito. Ang saya ako may mga kids ako. Kasi ate, nakunan ako eh. Mm-hmm. So, nung, ayun lang talaga, grabing devastated ko, bago pa. Ano to, bago pa si Miggy? Mm-hmm. Okay. Talagang, parang, ayun lang naman ang gusto ko, maging mommy, ganyan-ganyan. So, nung binigay sa akin, tapos nadadagdagan na, happy ako. Wow! Oo, yun. Diba, Chito, gusto mo ba yung sagot niya? Home! Home. Diba? At yun nga, medyo teary-eyed si Neri. Actually, nabanggit yan sa akin, ano, ni Christopher na, ever since daw, so, confirmed pala. Talagang gusto mo nga raw maging mommy noon gusto pa. Gusto ko talaga maging mommy. Gusto mo ng isang family, ng isang, maging isang mommy. Simple lang naman ang gusto ko maging mommy, saka maging housewife. Yung gusto ko yung inaalagaan yung asawa ko. Yes, yung, yes. Parang sinaunang panahon, yung gano'n, yung talaga pinagsisilbihan. Nakikita mo talaga yung sarili mo, domesticated. Oo, gano'n talaga ako. At sabi nga, nakatira sa farm. Pero ngayon, may farm na rin sila at maraming negosyo, di ba? Pero ito pa, may isa pang katanungan. Go, Chito! Tanong? Second question. Ano ang ultimate dream mo? Ay! O, oh, diba? Ano ba talaga ultimate dream mo? Kasi nakamit mo na yung, ayan, magkaroon ng buong pamilya, negosyo, diba? Maayos ang buhay ninyo, masaya. Ano pa ba? Sana sinabi mo sa akin na para na-review ko ang sasabihin ko, diba? Ano, para maganda yung ano ko. Ano ba ang dream mo? Well, ultimate ko talaga yung magkaroon ng pamilya. Meron na, nakuha na. Ang ako naman, maging healthy kaming buong pamilya and lumaking maayos yung mga bata. Yun lang, makita ko lang sila okay. Kaya nga, sobrang nagtatrabaho ako ngayon para sa kanila. Kaming dalawa mag-asawa para sa kanila. Para, kumbaga, yung hirap. Si Chito kasi hindi naman masyado naghirap sa buhay yan. Lumaki naman sa ano yan. So ako talaga, sobrang hirap sa buhay. So ayoko maranasan nila yung nangyari sa akin ng bata ko. So yun, maging maayos sila. Pero akala mo ba, there's more! Ay, wow! Go, Chito! Very good. Ayun. Sige, last question. Meron ka pa bang nais tanungin sa akin or sabihin sa akin na hindi mo pa naitatanong or hindi mo pa nasasabi? Pwedeng huwag mo nang tanungin, huwag mo sabihin. Pero kung meron man na gusto mong taking chance na to para tanungin or sabihin, now's your chance. Wow! Kasi kayo ba ni Chito, talagang may ganun kayong moment na sasabi nyo lahat-lahat? O minsan, di ba, parang, lalo na kung mag-asawa, hindi naman laging ganun yung, may ganun moment. Minsan, syempre, casual talk lang din. Pero kung meron ka pang gustong sabihin kay Chito, ano nga ba yun? Pwede ba tayo mag-baby? Alam ko na yata yung sagot, sabi niya, hindi. Ayaw na. Naku, thank you so much, Chito. Talaga namang na-appreciate namin na sa kabila ng kabisihan mo, ay nagawa mo pa rin na makapagtanong ano, kay Miss Neri Naik. Thank you, ah. Thank you also, Neri, kasi talagang nakakatuwa yun, no? Nagsasagot to kay mag-asawa kahit wala dito si Chito, di ba? Power couple, ika nga, pagdating sa pagninegosyo at sa teamwork, hindi talaga matatawaran ang kanilang partnership, ano? Kapit lang mga ka-moments kasi magbabalik pa rin po tayo. Susunod sa moments. Alam mo ba, nabash pa ako nung dati. Bakit? Parang, sabi ko, ayoko na taga mag-artista. Yes. Tapos nakita na nagtutuyo ko, ay, bumaksak lang sa pagtutuyo. Kung ba, mga ganun-ganun. Sabi ko, nakakaipon ako dito. Hindi ko sila pinansin. And now, hello. Yes! Hello!
Full On Travel is back, and there are countless destinations, tour packages, and hotel and resort stays to choose from. Ito na nga talaga ang pagkakataon sa mga mahilig o may planong maglakwatsa. The 6th World Travel Expo by Ad Asia Events was held with a big bang with a wide variety of travel deals. They feel the demand from the visitors itself. They wanted to travel again. There's the revenge travel. We've been locked down for 2 years. Now we're getting back. Ang market ni World Travel Expo, since we started, mga young people. So sila yung very aggressive in traveling. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Meron kami dito na kung saan ipapakita namin sa'yo ano, itong mga bagay na to at hulaan mo kung saan connect ito sa iyong negosyo. Okay. So tatawagin natin itong negosyo ko to. Ayan. So ayan, unang photo, gunting at suklay. Ano ba yun? Ang hirap naman ito. Tingin mo. Connected ito sa ang negosyo mo. Parang ano ba to? School ba to? Joke. Salon. Extraordinary salon. So, may salon din pala. Ayan na, oh, di ba? From Airbnb, ito, restaurant. May salon ka din. May salon din ako. Na ang pangalan niya ay? Extraordinary. Ordinary. Oo nga. Oh, witty. Ordinary. Ano lang yan, ate? Sinalo ko lang yon, ate. Kasi doon talaga ako nagpapasalon. And then, magsasara na. Nasabi sa akin ng staff, Ma'am, ikaw na bumili. Ganyan. Kasi mawalan doon sa trabaho. Eh, syempre, from ganito, hindi ko kaya yan. Kasi hindi naman ako naghahanap ng salon. Eh. Parang katulad mo, ate. Hagal, hagal. I came deal. Yun. Nabili ko na siya. Wow. Kasama ng, ano, ng so, staff. So, ibig sabihin, ito, akalain mo, hindi mo akalain magkakaroon ka ng salon bigla, ano? Sa panahon ng pandemic. Nag-umpisa lamang ito sa, syempre, yung malasakit mo rin sa mga taong mawawala ng hanap buhay. Located din yan dito sa Alfonso. Sa Tagaytay. Sa Tagaytay naman, ayan. Extraordinary. So hanapin nyo yan kapag ka-type nyo magpasalon dito sa Extraordinary Salon. Salon. Mura lang yon. Yes. Ito naman, next picture. Tuyo. Yan. Ang hirap naman. Ang tuyo talaga ang nagbigay sa akin. Nerys Gourmet Tuyo. Ang hirap naman ang pangalan, di ba? Pangalan ko talaga. Nerys Gourmet Tuyo. Kasi doon nagsimula ang lahat, di ba? Oo. From, sabi mo nga, dumaan sa pagsubok, nagkalugi-lugi, parang muntik na mag-give up. Pero ito, ang Nerys Gourmet Tuyo. Simula. Kumbaga, nagbigay sa'yo ng pag-asa. Hindi, hindi totoong wala dito ang ano ko sa pagninegosyo. Diba? Minsan yung mabaho pa, yun yung... Oo, nandun yung pera sa mabaho. Nandun pa yung ano, kasi alam mo ba, nabash pa ako nung dati. Bakit? Siyempre, di ba, nung nag-asawa na ako, sabi ko, ayoko na taga mag-artista. Yes. Tapos, siyempre, alam mo naman yung ibang mga netizens. Tapos, nakita nila yung nagtutuyo ko, ay, bumaksak lang sa pagtutuyo. O ba, mga ganun-ganun. Sabi ko, eh bakit, nakakaipon ako dito. Uh-oh. Nakakaano. Hindi ko siya hindi ko sila pinansin. And now, hello. Yes! Hello! Hello! Meron na sa abroad. Huwag kayo maging maarte, di ba? Kung ano yung binigay sa'yo yung opportunity. Ito pala eh, nagbukas sa'yo ng opportunity. Doon tayo. Uy, diba? Ang ganda niya, Neri. Sa totoo lang, hindi lang po sa tuyo. Kung ano man yung sa tingin nyo, kikita kayo, di ba? As long as marangal ang inyong ginagawa, wala tayong dapat na ikahiya. Lalo na kung ito yung pinagkukunan natin ng pwedeng pantustos, di ba? Sa pang-araw-araw. Aba, wala naman talagang dapat ikahiya. Saka huwag niyo papansinin yung mga sinasabi ng iba kasi hindi naman sila nagbabayad ng bills ninyo, di ba? Yes, oo. Naku, very inspiring talaga, Neri. From Gourmet Tuyo, na tatlo lang kayong gumagawa, mami mo, isa mong kasama. Angel, tapos yes. Ako. Then eventually, dumami na, kinuha ko na lahat ng mga, yung mga angels ng yes, iba, mga caretaker, ganun, doon nagsimula. At hindi lang dito, pati abroad, di ba? Yes, nakarating na rin ang Gourmet Tuyo mo. At ito naman, ang next photo, yate. Ito, nagulat ako dito. Ako din, nagulat. Ano ba yun? Hindi lang sa akin yan. Marami kami dyan. Yung mga partners ko, yan din. Pare-pareho kami. Same suspect. Sir Eden. Oo. Paano ba ito nagsimula? Parang yung isang friend namin na parang may gusto siyang bilhin, paghati-hatian namin, and then eventually, to turn din namin sa business, paparentahan. Kasi mahilig kaming mag-fishing. Parang ganon. So, yung ano naman siya, hindi siya yung wow na yate na yate. Parang siyang boat lang talaga. So, na yun. Malaki. Oo. Oo. Wow! So, pero parang dinig ko,
para rin, para nagsilbi rin na gift din, ganun, kay Chito. Ah, kay Chito, kasi ano, o nga pala, yung birthday niya din, birthday ba yun? Ano? Basta, sabi ko sa kanya na, mahilig din kasi siyang manglaot, ganun. Pumunta sa laot, oo. So, mahilig kasi kami sa fishing. Before kaming magpakasal talaga, nag-fishing talaga kami. Yun ang trip namin, nag-e-enjoy kami sa ganun. So, parang sabi ko, sige, ito, parang may share. Kumuha ko ng certain share. Hindi po ako bumili, no, ng buo. Marami kami. May certain share na, ano, na at least magagamit namin as a family and mapagkakakitaan namin. Ito naman, Baguio House. Yes, ito yung pinaka-recent. Yun nga, naikwento ko kanina, di ba, gusto ko lang, kasi lumaki ako sa Baguio. High school to college, doon ako. And wala kaming bahay. Kumbaga... Nag-rent lang kayo that time. Ano ate, since birth, parang mga 20 plus na yata yung pinag-rentahan namin, palipat-lipat kami. So wala kaming ano talaga, bahay na ano. And isa sa Baguio, si Chito kasi tumira din sa Baguio. Ayun naman talaga, may bahay sila. Medyo yayamanin sila. So, sabi mo nga, hindi naman masyado nahirapan yung si Chito. Hindi naman masyado naghirap yun eh. Diba? Mukha lang siyang naghirap, pero... pero talagang ano, may, ako baka may kaya sila. So, yun yung parang, gusto ko magkaroon ng bahay dito. Mm. Kasi syempre, and then syempre, kahit nag-invest ako doon, iniisip ko pa rin, pagkakakitaan ko to. So yun. So diba? By December, pwede na yun kami. Yun yung Airbnb. Oo. Diba? Ang pinangalan ko dyan, ano? Ayun nga, anong pangalan niya? The Hill House. Ganon. The Hill House. Kasi talagang Hill House siya. Pa-hill type siya. Kasi sa Hill House siya, di ba? Ano? Hillside. The hillside. Yun kasi yung street niya kasi. So ang pangalan niya hillside? Oo, the hillside. The hillside, yung pala. Kasi ang ganda talaga ate ng ano niya paggabi, makikita mo yung kabilang bundok. Parang Bakaking, di ba? Bakaking yung tapat. So ika nga, hindi lang basta nasa Baguio ka, kundi may view. May view talaga. Ayan, ako, di ba naman, ay naisa-isa natin yung mga negosyo na pinasok din ni Neri na yung iba, baka yung iba hindi aware, ano, na paano ginawa yun? Paano nangyari yun? Eh, sabi nga, ika nga, kung may gusto ka talagang gawin, ano, imomotivate mo ang sarili mo. Pag may gusto ka naman, maraming paraan. At kapag ayaw, maraming dahilan. At tuloy-tuloy pa rin po ang aming kwentuhan sa pagbabalik po yan ng Moments. Oh, okay ka na ba dyan, kuya? Nakailang pizza ka na? Dear Bossing, Pauling, and Tali, ako po si Bo. Ano mo ka na lang ako sa module ko? Ikaw na lang sa module. Lakasan mo pa, please. Number 3. May naisip ako eh. Gusto kong mag-apply ng trabaho. Pero ayaw kong magtrabaho. Teka, nasa ba yung ano at mapunta ko na? Kikil ako eh, kikil! Love, Boss Leng, and Tali. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi dito lang sa Net25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net25. Moments! Neri, thank you so much! This is for you from Flowers by Ginger at eto, hindi magagalit si Chito dahil hindi mabibili. Ito, Rustic Creations by Anch. Lalagyan ng food. Eh, sabi mo nga, pag-ibisita. Ako doon. Yes, pag-ibisita. Di ba kailangan percent up? Totoo. Pero ayaw ni Chito nang bumibili. So, ayan, get namin sa inyo from Moments. Eto naman, healthy snack para kay na Miggy at kay Cash. Ayun, Kangkong King. Ay, mahilig sa ganyan si ano. Chips. Si ayan, Miggy. Yung mga chips. Awakan ko na lang. Ayan. So, maraming salamat for inspiring us. Ang daming namin natutunan. Ang daming na motivate, na inspire na mga mommies like us, di ba? Na huwag tayo kagad susuko. At syempre po, pakisuportahan lalo na ang kanilang mga business. At maraming salamat din kay Mama Ray de la Cruz for my hair and makeup. Kay Sanchez for styling me. Thank you, Miss Kay. Damn good stuff for my accessories. At salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Dito lang po sa programang My Pagmamahal. We'll see you again next week. Dito pa rin po sa Moments, making life extra special. Bye! Thank you, ate!